kayo? Finally, malapit na. After 2 hours ng paglalakad. Sinasabi ko na nga kung may darating ang tao. Sabi pa, tingnan nyo kung nyo inabot na yan. Lalakad na nga ako. Ano ba ang upanin ninyo? Paano ba sa tapos tao? Okay, tanong. Ano ba ang tatanong ninyo? Ano po mga ginagamot nyo? Ay, tanong sa akin. Wala akong pinipili. Paano po kayo nanggagamot? Ba, magdadasal muna. Pagkadasal, kung ano ang sakit ng tao, ang ginagamit ko na top writing at saka yung kandilang maliliit. Yun ay ginagamit ko sa pag-x-ray at pagtatawas. Doon makukuha, makikita sa top writing na parang nililitratuhan kung ano, halimbawa, may sakit ang tao, halimbawa, ginagalaw ng lamang lupa o galaw tao. Doon makikita ang lahat kung ano ang gumagalaw. Halimbawa, babae, lalaki, o yung mga ibang, mga hayop na makikita doon, o punong kahoy, bato, yun ang nakikita roon. Kaya nagkakasakit ang tao, nagagalaw, nababati, kaya ganyan, ginagalaw ng kapwa tao, galaw naman lupa. Saan po kayo natutong manggamot? Yan ang mahirap. Hindi ako nanggagamot. Hindi ako, yung ibig ko sabihin, hindi ko pinag-aralan ang panggagamot. Ang totoo niyan, hindi na ito ang tunay kong pagkatao. 3 beses na ako namatay. Yan ang totoo. E di lang taon na po kayo ngayon kung kasama po yung ano? Nang ako'y panganak, 1954. Nang mag-umpisa ako manggamot, 1972. Diyan ako nag-umpisa. Hindi ko pinag-aralan ang panggagamot. Ang kusang nagkalog sa akin, ang ating ama, ang ating ina, at ang ama nating San Jose. Lahat ng mga santo-santo. Yan ang tumulong sa akin para akong manggamot. Yung ginagamit yung panggagamot, nasa paligid lang ba? Panggagamot? Anong ginagamit? Yung ba ako, yung ita ako, tumitanin po makahintang o ano? Meron akong ginagamit. Top writing, kandila, dasal. So panggagamot naman, yung mga gamot, mga herbal. Balitin lang po. Ha? Ah, oo. Pwede mo ba namin ano makita? Oo. Oh, yan. Yung kuhan, yung bignay, lubigan, yan. Kung tawag ito, bambakod. Yun ang mga ginagamit kong panggagamot. Ito, gamot ito. Ito po. Santig ito. Ito yung galing ng bundok ng Maria Makiling. Kung masakit ang tiyan mo, ito, balat lang. Kaya ito may mga balat tayo. Ayan. Daan tao na humihingi nito. Ito, gamot sa sakit ng tiyan, o kaya yung may ulcer ka, yung may bati ka. Ginagamit din ito, yung para ba hindi mabalis ang bata. Ginagawang karmin, sinasabi. Ano po yun, pag binabatang gagamot, ano, dagaan doon din po ba kayo ng mga barang, aswang? Oh. Eh, ano po, inaano ganyan din po? Ang barang, yan, pag nakagat ka ng tao, yun ay mga hayop. Ang gumagamit niya, makukulam. Yun, uutusan yun. Halimbawa, merong makikipag-away. May kaaway siya. Ang gagawin nun, magpupunta sa makukulam. Pagkatapos, babayaran ni makukulam. Meron naman litrato na ipagagalaw. Pakakagas. Yung pasasaktan sa tao, sa makukulam. Para makasakit sa kapwa tao. Yun, pagka nakagat yun, ng halimbawa ay hayop na ginagamit ng makukulam, magkakaroon ng sugat yan. Yan, iibusin ang buong katawan mo. Kung hindi magagamot na isang katulad ko, wala, mamamatay ang tao na makakagat ng barang. Ganun yan. Ang barang, yan ay nakukuha sa banga. Ang umpisa niya, yung mangkukulang, pagdating ng Biyernes Santo, pupuntubat yan, yan ay magagala sa gubat. Kung ano ang yung dumikit sa buong katawan yan, iipunin lahat yun, ilalagay sa banga. Pagdating ng isang taon, nagiging hype yun. Pag meron silang gagalawin, halimbawa meron ipagagalaw, kukuha ng 1 piraso, tapos papangalanan yan. Pakikita ngayon natin ang litrato at saka pangalan.
uutusan ngayon yung hayop na yan para kagatin. Doon nag-uumpisa yan. Yan ang sakit ng tao. Magkakasakit. Hanggang sa maibos ang katawan nun. Pag hindi nagamot ng katulad ko, kung marunong, mahirap kalabanin ang barang. Pag may, hindi mo alam pamamaraan, lalo na makukulam. May nagamot na po kayo ng barang? Marami na. Ano po yung mga ano? Kumagat? Hindi ko na alam kung ilan na nagagamot ko. Pero yung pinakauna niyo pong case na pagamot niyo, ano po yung sakit na yun? Ayun, mga galaw tao, galaw laman lupa. Yung mga nanggagaling na ospital na hindi kayang gamutin ng doktor. Pagka halimbawa, lumabas na sila. Pag nalaman na yung ako yung nanggagamot nga, ipinupunta ko rito. Kung anong mga kaya kong itulong, tinutulungan ko. Ganun lang ginagawa. Kahit sa ibang bansa, basta mayroong kalitrato, pangalan, at saka apelido, kung saan sa ibang bansa, nanggagamot din ako. Marami ako diyan, litrato. Mga may sakit sa ibang bansa. Pwede po ba makita? Ha? Yung mga litrato? Gusto nyo makita? Meron sa Italy, meron sa Canada, may sa Hong Kong, may sa Japan. Meron, marami. Marami litrato. Pakikita ko, kung gusto ninyo talaga makita ang tunay na kaganapan, Huwebes Santo, nang bago mag-alas 12 ng gabi. Diyan nyo nyo makikita kung ano tunay kong kaganapan. May umaano po ba sa inyo? Basta makikita ninyo diyan sa buod. Gumaganap ako niya. Diyan nyo makikita ang tunay na kaganapan ko. Alas 12 po ng... Alas 12 ng gabi. Hindi, Huwebes Santo. Pero kaya nyo di po magbigay ng sakit? Ha? Nagbibigay din po kayo ng sakit? Hindi. Ako gumagawa. Hindi ako nagkakasakit. Hindi ako nagpapasakit sa tao. Nakakuha tao. Yan po ano, kakayahan nyo na ipasa ninyo po ba? Marami na. Marami na ako natulungan tao na nang gamot din. Pero ano po yung kakayahan nyo ipapasa ko po ito sa anak ko ganyan? Ha? Para mapagpatuloy po. Mayroon ako. Kakargahan ko yun. Aking gawana na buong katawan. Marami na ako natulungan na manggamot. Natuto sila. Pero pag sila nagkakasakit, halimbawa may gagamotin sila na halimbawa ginagalaw tao. Para bang tinatamaan sila, ganang wala silang pandepensa sa kanilang katawan. Ganyan yan. Pag wala kang pandepensa, mahirap ka lumaban sa mangkukulam. Sa mga laman lupa, ganyan. Mahirap ang manggamot. Ako eh, hanggat maaari, ayaw ko manggamot. Kaya lang, atas sa akin, habang ako nabuhu. Hindi nagtutunay kong pagkatao, tatlong beses na ako. Kaya ganito yung tsura. Yan ang talagang totoo. Pero ang kaganapan ko ay, yan, tuwing Huwebes Santo ng alas 12 ng gabi. Marami nagpupunta rito kung mga tagasal. Bukod po sa panggagamot, ano pa po yung kanin? Nanguhula din po ba kayo? Hindi, hindi ako nanguhula. Nanggagamot lang po kayo? Gamot lang. Ang isa pa, nagbibigay ako ng tulong lalo na halimbawa ayun sa mga bata para hindi mabali. Yung para hindi mabati ng kapwa tao, laman lupa, kaya ganyan. Basta kung halimbawa may problema ka, tutulungan kita hanggang sa maabot ng makakaya ko. Ganun ako. Sa panggagamot naman, hindi ko hangad yung ako'y mahingi ng bayan. Hindi. Basta ang akin, kung ano eh pagkalo mo sa akin, yun ang tatanggapin ko. Pero kung ako'y tumanggap ng malaking pera, marami na ako nagamot na milyonaryo. Mga may kaya sa buhay. Ako'y gumagawa ng panyo, pangalat at pilido, kaya kong buhay sa isang panyo. Walang kopyahan. Marami na ako napadala sa abroad. Ginagamit nila sa paghahanap buhay. Yan, para hindi sila galawin ang kapwa tao. Ganyan. Sa pamilya, pwedeng tumulong yun. Habang nabubuhay ka, kaya mong gamitin yun. Didipisang ka nun. Yun ay para bang yung agimat mo na. Paano ko yung ginagawa yung parang? Yun ang pinagkalog sa akin. Nalihim na karunungan. Puro lihim na karunungan na nakatatak doon. Paano niyo po nakuha yan? May nagpamana po sa inyo? Ay yun eh. Pagka ako'y gagawa ng ganyan, magdadasal muna ako. Humihingi ako sa kanila. Sila po sa yung bakit pinapasok sa isipan ko. Kaya bago ako maggawa niyan, magdadasal muna ako. Pagkadasal ko noon, yun, bubuhuin ko na yun. Ako lang ang bumubuo niyan. Yun, hindi ko pinag-aralan. Pusang pumasok sa akin. Ipinahiwatig sa akin kung paano gagawin. Ganun. Mga ilan taon po kayo nagsimula ng manggamot? 72. 1972. Wala pa akong 17 years. Ay, yung mga nagpapagamot diyan sa doktor. Siyempre, pagka may kaya, lalo na kung may kaya, yung mga may sakit, siyempre, unahin nila yung kanila. Sasabihin nila, doon muna tayo sa doktor. Pag hindi umigi,
lumalabas sila. Eh, siyempre, maghahanap ng kalutasan yun eh, yung mga may sakit. Ganun naman ang nangyayari sa akin. Meron naman na yung, halimbawa, ayun, katulad nyo, meron nagpunta rito. Yun ay umihila sa tabi ng puno, nadali na ngayon ang lamalupa. Ikatlong araw lahat, ang katawan niya, para bang kuwan, pumipis na, namayat, tsaka namumutla. Nakakita na dito ba yung mga lamalupa? Oo, nakakikita namin. Yung mga nagaganap natin dito sa mundo, yung bagyo, yung nagkakabungguan, yan ay nagaganap sa buhay ko. Hindi ko alam yan kung bakit. Bago pala magaganap yan, halimbawa, itong araw na ito, may nakikita na ako kagad. Unang pigit ko lang, nakikita ko na kung ano-ano nagaganap dito sa mundo. Parang pinaiwatig sa kinabukasan, magaganap na yung bagyo, yung lindol. Nakikita ko yan, ha? Bago maganap yan, nagaganap na sa akin. Ikaw pala nakita mo na parang kaparating ko. Kahit ako nakapigit, nakikita ko, tagusan ang tingin ko. Mare po, pumakalda niya sa amin yung mga, ano po, dahon po. Ang bata ay tinatapal. O kaya may lamig. Ayun, kung tawagin yun, talantangan. Ayan, malalapar ang dahon. Ayan, may bunga. Yun ay halimbawa, may lagnat ang bata. Tinatapal yun. Sa ano, sa dengue po? Ang laman nito, pag nakagat ka ng ahas o kaya kagat ng aso, kayang ititin ang kamandag sa katawan ng tao. Gamot din ito. Ang ginagawa dito, yung pinakangkatas niyan, pinainom sa bata. Mga dasal. Oo. Ito. Kada isa po may parang naka... Mayroong lihim ito. Kaya niyo po ba gumawa ng ano, ngayon na, punong panyo? Oo. Hindi, pakikita ko na lang sa inyo, meron akong ginawa dito ang panyo na taga Quezon City, yung dalawa dito. Pati yung mga litrato, pakikita ko sa inyo yung mga galing sa iba't ibang bansa na ginagamit ko. Para makakita nyo. Dito ho. Panyo lang ito. Ayan, pangalat at iludo. Yan lahat. Yan ang lihim na karumot. Gamit ito sa paghahanap buhay, paglakad lamang. At ang isa pa, para maniwala kayo, yung ating Nazareno, pinutulan ng paayan. Yan ang pinakamarindi sa lahat. Tingnan ninyo yung kanan niya, pinutol ito. Nilagari, nilakaw. Nazareno po ng kaya. Ang ginawa ko doon, pinagdasal ko ng tatlong Biyernes. Sa tatlong Biyernes, at hindi niya ibabalik, magkakamatay na lahat ang pamilya niya. Ibinalik. Para maniwala kayo, ha, ito, tingnan ninyo yung kanan. Yung kanan paa nung Nazareno. Sa simbahan po. Yun. Ito, idinuktong. Pinagdasal ko yun para ibalik yung paa. Ninakaw yun. Ito. Makikita ninyo yun. Hawakan ninyong ganyan. Yun, punan ninyo. Pinutol yun, nilagari. Idinuktong niyo yun. Yun ay pinagdasal ko tatlong Biyernes para ibalik yun. Yan ang lihim. Yan ang himala na nangyayari sa buhay ko. Pwede niyo po ba i-explain ko ano po yung mga picture na yan? Ito mga lihim na karunungan. Naririto bago mabuo ang mundo. Bago ba yun ang mundo. Naririto lahat. Naririto niyo. Tagal nito, dito yun. Galing pa sa lumang ng kuweba. May medalya ako niya. Ito si Rizal, balik taran. Narito medalya. Yung isang malaki, yun ay haring mata at saka haring ito. Yung amang haring harap. May pag-aaralan din niyo. Kahit hindi na lang, ah. Secret niyo po ata yun. Ano? Secret niyo po ata. Secreto nga yan. Sige po, huwag na lang. Okay lang po.